tikling mga kanayon, saka pugo. Yan, ito naman yung lulutuin ko. Ewan ko lang kung anong tawag ninyo to sa inyong lugar. Yan, yung nauhuli sa mga palayan. Andito nga pala kami sa parting probinsya ng Thailand, kaya may mga ganito pa rin binibenta. Lalo na ngayon, harvest season ng palay, naglalabasan itong mga to. Kaya nung nakita ko, hindi ko na pinalampas at hindi ko na maalala kung kailan ako huli nakatikim nito. 120 nga pala ang bili ko, tumpok. Isang tikling at saka dalawang pugo. Ito nga pala pugo naman. Yan. 120, 120, 240 baht. So sa peso yan, mga 260 ang halaga. Medyo mahal, pero okay na kasi madalang talo yung makakita ng ganyan. Paswertihan na lang. Ito naman yung aking lilinisan. Okay, so ito siya. Nalinisan ko ng mga kanayon. Hindi ko na pinakita para sa mga kanayon naman natin na medyo masaysaylan. Makikita yan, tatabaw. Yan. At lulutuin ko lang sa simpleng paraan yung lutong ating nakagawian noong araw kung naranasan nyo din yung ganito yung manghuli ng mga pugo at saka tikling sa bukid. Patutuyoan ko lang muna siya ng katas dito sa tanglad mga kanayon para mawala yung lansa. Mapalabas natin yung mga tirang dugo at saka yung mga katas-katas yung kasi yung nagbibigay ng lansa. Wala akong lalagay dyan. Walang asin, walang paminta, mamaya na. Sasalang ko lang muna ng ganyan. Sumaglit ako ng kamote sa palengke mga kanayon kasi i-adobo ko siya sa kamote para matamis-tamis yung sabaw. Ito, iniwanan ko kanina. Tingnan natin. Oh. Yun o. Oh. Naubos na yung katas. Nagmantika na. Ayan. Tatanggalin ko lang yung tanglad. Nakuha na natin yung bango nito. Tanglad. Sama-samahin na lang natin. Sado. Toyo. Suka. Dadagdagan ko na lang ng tubig yan mamaya. Pang padurog ng kamote. Masarap kasi pag may kamote, matamis-tamis yan pag pinahid sa kanin yung sabaw. Yun o. Adobong tikling at saka pugo. Dinagdagan ko na ng kaunting tubig yan para lumambot pa yung kamote. Medyo matigas pa kasi. Oo, papalunok-nok. At saka kukuha ko ng mga apat na piraso or anim na gayat niyan, i-deep fry ko naman sa loob. Para may pang tanpuluts. Sabay na. Ito naman yung ilang gayat na i-crispy ko. Dito ko na niluto sa loob. At yung isa naman ay doon sa labas. Yun, pinapatuyo ko. Oh, talagang gutom na mga kanayon. Hindi na nakapaglatag ng dahon ng saging. Nakapagbihis. Yun ang mahintay. Ito yung adobo sa kamote at ito naman yung dinipry ko. Iniwan ko muna doon kasi patutuyuin ko pa siya. Naglabas lang ako ng mga ilang gayat kasi nga talagang Tom Jones na. At kung mapapansin nyo, kaunti lang yung kanin ko. Alam nyo na kung anong kasunod nito. Ang tagal na panahon. Ngayon lang ulit nakatikim. Ito yung tikling.
Ang usawang ko suka. Sa usawang ko na din ito mamaya. Panalo. Nung iniwan ko kanina, nung pinakatas ko siya, parang siya na pressure cooker. Parang mga pansin, namamot ng steel laman. Saka yung sabaw. May alat, may tamis, maanghang. Ito yung pugo. Ito naman yung pugo. Pwede na kainin, pati buto. Mas gusto ko to sa ulam. Pero mas gusto ko naman to sa pulutan. Yun, tat, dahil maggagabi na nga, dito ko na itutuloy ang usap-usap. Pangtapat dito sa tikling at saka pugo. Yun, ang lamig. Ilan muna ang aking babahagin ngayong araw, mga kanayon. Cheers sa ating lahat. Ayos.